Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay tuturuan ko kayo ng division of polynomials. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, just like sa multiplication of polynomials, gagamitan din natin ng laws of exponents ang division of polynomials. So, magkoconsider tayo ng different cases dito sa division of polynomials, okay? So, let's start with the first case. So, polynomial by a monomial. So, ibig sabihin, magdi-divide lang tayo ng polynomial either one term, two term, or three terms. Then, always ang divisor natin ay monomial. So, for example, this one, 12m cube n to the 6 plus 20m to the 5 n to the 5 minus 28m to the 6 n cube over 4m cube n cube. So, yung denominator natin ay laging monomial and then yung numerator ay laging polynomial. Either one or more terms. But this time, we have three terms. So, this is a trinomial. Right? So, pag ganun, ang i-apply natin kapag nag-divide tayo ng polynomial by a monomial, distributive lang. Pwede natin siya lang paghiwa-hiwalayin. So, halimbawa, itong 12m cubed n to the 6 over kung ano yung divisor. So, 4m cubed n cubed plus, ito naman, 20m to the 5th n to the 5th over 4m cubed n cubed. Okay? And then, ito naman. So, plus negative 28m to the 6 n cube over 4m cube n cube. Okay, now, pwede na natin i-apply sa bawat term na to yung laws of exponents, which is yung division law kasi nagdi-divide nga tayo. So, same base, susubtract natin yung mga exponents. Okay, dito muna tayo sa first term. So, dumaan tayo sa number 12 divided by 4, 3, right? And then, dun sa base na m. So, 3 minus denominator, 3 din. And then, dito sa n, 6, yung numerator, minus yung exponent na denominator na 3. Okay? Mamaya natin i-simplify. Dito muna tayo sa pangalawang term, plus. So, dito muna tayo sa 20 divided by 4, 5, right? Then, dun ulit sa base m, we have 5 minus 3. Subtract the exponents. And then, sa base n, 5 minus 3 din. Okay? Then, dito sa last term, plus negative 28 over 4. Yun, negative 7, right? And then, sa m, m to the 6 minus 3. Then, n to the 3 minus 3. Okay, simplify natin. So, 3m, 3 minus 3 is 0. Then, n, 6 minus 3 is 3. Plus 5. M raised to 5 minus 3 is 2. N raised to 5 minus 3 is 2 then. Then, ito, magiging negative 7. Sa M, 6 minus 3 is 3. Sa N, 3 minus 3 is 0. Okay, so apply natin yung mga law of exponent. Paano pwede? Yung 0 law of exponent, right? So, yung mga 0 daw, yung mga base daw na may 0, equal lang yun sa 1. So, magiging 1 lang to, tsaka ito. So, therefore, ang final answer natin ay 3n cubed plus 5m squared n squared minus 7m cubed. Okay? So, isa pa. So, this time we have trinomial pa rin, 3 terms over a monomial na 1 term. So, distribute ulit natin. So, dito muna tayo sa first term. So, magiging negative 4x to the 4th y cubed z over negative 4x squared y cubed z to the 5th. Okay? Plus, ito naman, 8x cubed y to the 4th z to the negative 2 over negative 4x squared y cubed z to the 5th. Okay? Then lastly, ito, distributive lang lahat. So, plus negative 10x cubed y squared z to the 4th over negative 4x squared y cubed z to the 5th. Okay, then simplify natin isa-isa. So, dito muna sa unang term. So, itong negative 4 divided by negative 4, 1 na lang. So, 1
And then, dun sa x, 4 minus 2. Okay? Dun sa y, 3 minus 2. Sa z, di ba may 1 to? So, 1 minus 5. Okay? Dun sa second term. 8 over negative 4 is negative 2. Then, dun sa x, 3 minus 2. Sa y, 4 minus 3. Then sa z, negative 2 minus 5. So, law of exponent lang ginagawa ko. Dahil division, sinusubtract ko yung exponent ng numerator sa denominator. Dapat same base. Okay? Then last, sa third term, plus negative 10 over negative 4. So, dapat magiging positive kasi nagdi-divide ka ng dalawang negative. Kaso may lowest term sila na 2. So, pwedeng makancel yung 2. So, therefore, 5 over 2. Okay? Then sa x, 3 minus 2. Sa y, 2 minus 3. Then sa z, 4 minus 5. Okay? Simplify na natin yung mga exponents. So, dito sa una, x na lang. Raise to 4 minus 2 is 2. Sa y, 3 minus 2 is 1. Sa z, 1 minus 5 is negative 4. Okay? Sa second term, so negative 2 na to. Sa x, 3 minus 2 is 1. Sa y, 4 minus 3 is 1 then. And then sa z, negative 2 minus 5 is negative 7. Okay? Then sa last term, 5 over 2. Sa x, 3 minus 2 is 1. Sa y, 2 minus 3 is negative 1. Sa z, 4 minus 5 is negative 1. Okay, ngayon, dahil nakikita nyo may mga negative exponents, kailangan gawin natin silang positive. Apply natin yung negative law of exponent. So, yung mga negative, mabupunta sa denominator. So, itong unang term, yung x squared tsaka y, positive, so sa numerator yan. So, x squared y, ito lang z kasi negative 4. So, magiging over z to the 4 na siya sa denominator na. Okay? Then, dito sa next term, minus yung 2xy sa numerator kasi positive exponents nila. Yung z lang mapupunta sa denominator kasi negative. So, over z to the 7. Then plus, itong 5x sa numerator kasi positive exponent. And then itong 2 sa denominator, so kopyahin natin. And then at the same time, itong y tsaka z, dahil parang negative 1 ng exponent, bababa lang sila sa magiging yz sa denominator. So therefore, it is our final answer. Okay? Okay, sa next case, we have a polynomial by a binomial. So, dito sa polynomial, ibig sabihin nito, we can have at least 3 terms. So, we will consider at least 3 terms in this case. And then, sa binomial nga, siya yung denominator, so dapat 2 terms. Okay? So, for example, this first one, x squared minus 7x minus 8 over x plus 1. So, kapag nag-divide tayo, gagamit tayo ng long division method. So, gagamit tayo ng symbol kapag nag-divide tayo ng usual number lang. So, ito yun, di ba? Parang ganyan. Okay? Itong numerator, nasa loob. So, x squared minus 7x minus 8. Copy lang. And then, itong x plus 1, nandito siya sa labas. Okay, sa first step, kapag mag-divide tayo ng long division, di-divide natin yung first term doon sa loob na polynomial doon sa first term noong binomial. So, x squared divided by x. So, x squared over x, right? So, parang subtract may exponent. So, x raised to 2 minus 1 or x. So, therefore, x. Tapos, imumultiply mo ngayon itong nakuha nating quotient doon sa buong binomial, sa x plus 1, sa magiging distributive yan. X times x is x squared. Tatapat mo doon sa x squared, okay? And then, yung x times 1 is positive x. Tatapat mo naman doon sa negative 7x. Okay? And then, di ba next na ginagawa doon, sinusubtract? Subtract din natin. So, therefore, we have x squared minus x squared is 0 na. And then, negative 7x minus x. So, parang negative 7 minus 1. Negative 8x. Okay? And then, magbibring down tayo nung negative 8. Okay? So, parang ganun yung step. Divide, multiply, subtract, bring down. Okay. So, after natin ma-bring down, balik ulit tayo sa procedure na division. So, divide muli natin itong
first term na negative 8x dun din sa first term nung binomial natin. So, magiging negative 8x divided by x. So, negative 8. And then, multiply ulit dun sa binomial yung negative 8. So, magiging negative 8 times x is negative 8x. And then, negative 8 times 1 is negative 8. Okay, and then subtract. So, negative 8x minus negative 8x, 0. Negative 8 minus negative 8, 0. So, therefore, tapos na tayo kasi 0 na yung remainder. So, therefore, our final answer is simply x minus 8. Okay? Next, we have, this time we have 2a cubed plus 6a squared minus 2a plus 1 over a minus 1. So, ano siya? 4 terms sa numerator divided by a binomial. So, gamit ulit tayo ng division symbol. So, we have 2a cubed plus 6a squared minus 2a plus 1. Then, copy natin yung binomial a minus 1. So, first step, divide the first term by the first term of the binomial. So, 2a cubed divided by a. So, makakancel yung exponent na isa. So, magiging a squared na lang, diba? And then, meron tayong 2. So, dapat meron din tayong 2 na numerical coefficient. Okay? Then, multiply the quotient to the whole binomial. So, distributive ulit. 2a squared times a is 2a cubed. Then, 2a squared times negative 1 is negative 2a squared. Okay? Then, subtract. So, 2a cubed minus 2a cubed, 0. 6a squared minus negative 2a squared. So, parang 6 minus negative 2, positive 8a squared. Then, ano next? Diba? Bring down na tayo. So, negative 2a, bring down. Then again, divide ulit natin yung first term na 8a squared sa first term uli ng binomial. So, 8a squared divided by a is positive 8a, right? Then, multiply ulit yung quotient sa whole binomial. So, 8a times a is positive 8a squared. Then, 8a times negative 1 is negative 8a. Then, subtract. So, we have, lagi namang makakancel itong dalawa. So, dapat 0 lagi yan. And then, dito sa pangalawang term, negative 2a minus negative 8a. So, parang negative 2 minus negative 8. Ano na yan? Positive 6. So, positive 6a. And then, meron pa tayong mabibring doon, di ba, na 1. So, bring down natin yung positive 1. Then, divide ulit. 6a divided by a. So, 6 na lang, positive 6. Then, multiply ulit yung 6 sa binomial. 6 times a, 6a. Then, 6 times negative 1, negative 6. Okay, so minus. So, cancel nga ito lagi, di ba? Then, positive 1 minus negative 6 is positive 7. So, napansin nyo, wala ka nang i-bring down, pero meron kang remainder na 7. So, stop ka na doon. So, ibig sabihin, hindi lang sakto yung dinivide natin. Meron tayong remainder na 7. So, paano ngayon isusulat kapag may remainder? So, kung anong nakuha mong quotient, susulat mo lang. So, 2a squared plus 8a plus 6. And then, plus, kung ano yung remainder mo, 7, di ba? 7, siya yung magiging numerator over kung ano yung binomial mo. So, a minus 1. So, ganyan magsulat kapag may remainder. Okay? Ia-add mo yung kung ano yung remainder mo, susulat mo sa numerator over kung ano yung binomial mo, susulat mo sa denominator. Okay? Okay, for the third example, we have x cubed minus 8 over x minus 2. So, napansin nyo yung numerator, binomial lang. Tapos, yung denominator, binomial lang din. So, paano yun? Kasi diba napansin nyo, yung x cubed, siya yung degree natin. So, dapat, meron ka ring term na x squared tsaka x. Kaso, yung expression natin ay walang ganun. So, ibig sabihin, kailangan nating maglagay ng placeholder para doon sa mga power na missing. So, kapag ganun, ang ginagawa natin, minumultiply natin sa 0 yung missing degree or missing exponent ng base natin na x. So, pag ganun, susulat mo to as gagamit tayo ng long division, okay? So, x cubed plus, di ba wala tayong x squared? So, lagay mo lang 0 times
x squared. So, ano pang kulang? Yung x raised to 1 or x. So, plus 0 times x. Okay? And then, after nung x, ito ba yung constant na? So, copy mo na yung minus 8. So, kapag ganun, pag kulang yung terms mo sa polynomial, dapat maglalagay ka ng placeholder na 0 doon sa bawat missing power doon sa polynomial. Okay? So, ngayon, copy na lang din natin tong x minus 2 dito sa gilid. So, ngayon, apply mo na ulit kung paano yung natutunan natin dun sa first two examples. So, divide natin tong first term sa first term ng binomial. So, x cubed divided by x squared, right? Then, multiply natin tong quotient sa whole binomial x minus 2. So, x squared times x is x cubed. Then, x squared times negative 2 is negative 2x squared. Okay? So, tapat-tapat dapat. Minus. So, makakancel nga ito dapat lagi, di ba? So, 0. And then, 0x squared minus negative 2x squared. So, parang 0 minus negative 2. So, positive 2x squared na. So, plus 2x squared. Then, bring down natin itong 0x. So, plus 0x. Okay, doon. Proceed ulit tayo sa division. 2x squared divided by x. Positive 2x. Okay? Then, multiply again. 2x times x. 2x squared. And then, 2x times negative 2 is negative 4x. Over. Then, subtract. So, cancel lagi ito, diba? So, 0. So, 0x minus 4x. So, parang ito magiging positive 4x. Okay? Then, i-bring down natin. So, magiging negative 8. Okay? So, 4x now divided by x is positive 4. And then, 4 times x is 4x. Then, 4 times negative 2 is negative 8. So, subtract. So, 4x minus 4x cancel. Negative 8 minus negative 8, so 0. So, therefore, wala tayong remainder and exact yung sagot. So, ito yung final answer. X squared plus 2x plus 4. Okay? Okay, for the third case, we have polynomial divided by a trinomial. So, any polynomial sa numerator, tapos i-divide daw natin sa this time, trinomial naman, or meron 3 terms yung denominator. So, dito sa example natin, meron tayong 4 terms sa numerator divided by 3 terms na trinomial. Okay? So, ganun pa rin, long division. So, gamit tayo ng long division symbol. Then, kopyahin natin yung 2x cubed minus x squared minus 4x plus 3 dun sa loob. Then, dito sa labas, yung x squared minus 2x plus 1. Okay? So, ganun pa rin, yung unang term ng polynomial sa loob, divide mo sa unang term ng trinomial. So, 2x cubed divided by x squared, positive 2x. Okay? Then, divide a. Then, multiply natin yung whole quotient na 2x doon sa trinomial. So, distributive. So, 2x times x squared, 2x cubed. Then, 2x times negative 2x, negative 4x squared. Then, 2x times 1 is positive 2x. So, tapat-tapat nyo lang yung bawat exponent, ha? Okay? Subtract. 2x squared minus 2x squared. So, dapat makakancel lagi yung una, di ba? Then, negative x squared minus negative 4x squared. So, parang negative 1 minus negative 4. So, negative 1 plus 4 na yan. So, parang sagot dyan ay positive 3x squared. Ito naman, sa negative 4x minus 2x. So, negative 4 minus 2. Negative 6x, right? Okay, then saka ulit tayo magbe-bring down nung 3. So, plus 3. Then, repeat ulit natin yung procedure. Divide natin tong first term doon sa first term nung trinomial. So, 3x squared divided by x squared is positive 3 na lang. And then yung 3, mumultiply natin ulit doon sa buong trinomial distributive. So, 3 times x squared is positive 3x squared. 3 times negative 2x is negative 6x. Then, 3 times 1 is positive 3. Okay, then subtract. So, ito automatic cancel yung 3x squared. Negative 6x minus negative 6x, so 0. 3 minus 3, 0. So, 0 yung remainder. So, therefore, exact yung answer natin, which is
2x plus 3. Okay, natandaan nyo lang, kapag may remainder, apply nyo yung form na yung ginawa natin sa 2. Ito, yung meron kang numerator, yung remainder, over yung denominator mo, kung ano yung given divisor mo, either binomial o trinomial yan. Okay? Pero kapag 0, kung ano lang yung nakuha yung quotient, yun yung sagot. Okay? Now, this algorithm for long division of polynomials, pwede natin i-extend. Halimbawa, kung meron ka ng dividend o yung polynomial inside the division sign na 5 terms, tapos yung divisor mo o yung polynomial sa labas ng division sign ay 4 terms, pwede natin i-extend yon. For example, ito random example lang ha. Halimbawa, meron kang dividend o yung polynomial inside the division sign na 5 terms, x to the 4th plus x cubed plus x squared plus x plus 1. So, 5 terms, diba? And then, meron kang divisor yung number outside the division symbol na 4 terms. O, x cubed plus x squared plus x plus 1. So, kahit ganyan nakarami yung mga terms mo, sundin nyo pa rin yung algorithm natin na divide, write the answer here, then multiply, write the answer here, then subtract, and then the answer here, then bring down, and then divide again. So, ganun lang, okay? Tapos, ang trick lang dito ay, kapag meron kang missing term, either dun sa dividend or divisor or both, so kasi pwede rin tayong magkaroon ng missing term dito sa divisor. Halimbawa, x cubed plus x squared plus 1, x squared plus 1. So, diba, dito sa dividend, anong missing mo? Wala kang x term, di ba? So, pwede mong isulat yan as x cubed plus x squared plus 0x plus 1. Kasi wala kang x term. Dito sa divisor, dito sa x squared plus 1, meron ka rin kulang na x term, di ba? So, dapat lalagyan mo rin yun ng placeholder na 0. So, magiging x squared plus 0x plus 1. Saka kayo magpo-proceed dun sa algorithm process for long division. So, huwag niyo kakalimutang maglagay ng placeholder pareho kung may kulang doon sa dividend or divisor. Okay? So, that is how to divide polynomials by a polynomial. So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.